Welcome to Maestro Mo YouTube channel. Ang asignatura natin ngayon ay Araling Panipunan para sa ika-apat na baitang. Quarter 3, Week 4. Alam kong nakahanda ka na. Simulan na natin. Most Essential Learning Competency. Nasusuri ang mga gampanin ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Para sa ika-apat na aralin. Epekto ng mabuting pamumuno sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, sagutan mo muna ang paunang pagsusulit. Alam mo ba kung bakit maunlad ang isang bansa? Ang maunlad na ekonomiya ng isang bansa ay isang patunay na mayroong isang mabuting pamumuno. Ang mabuting pamumuno ay mahalaga upang maging maunlad ang isang bansa. Pamumuno. Ito ay nagpapatunay ng otoridad at pagbubuo ng desisyon para sa ikabubuti ng nasasakupan. Ang pamumuno ay may kalakip na pananagutan, pakikipagkaisa at pantay na pagtingin, mapatao man ito o mapamahalaan. Ang isang mabuting pamunuan ay matatag at walang kaguluhan, may maayos na pamamahala, pangangasiwa sa mga yaman at patakaran, may paggalang sa mga batas at walang katiwalian. Ang mabuting namumuno ay tumitingin din sa mga aspektong nangangailangan ng tulong o atensyon at nakikinig sa boses ng mamamayan. Ang mabuting pamumuno ay may paggalang sa batas at sa nasasakupan. Narito ang mga epekto ng mabuting pamumuno. May magandang epekto ang mabuting pamumuno sa kabuhayan.
Isa sa epekto ng mabuting pamumuno sa kalakalan ay ang pag-unlad ng mga negosyo sapagkat naaayos ang mga pulisiya. Ang pulisiya ay ang koleksyon ng mga batas sa isang pamayanan o bansa na nararapat sundin ng lahat para sa kabutihan, kung kaya't nakakahimok ito ng mas maraming namumuhunan o investors. Isa sa mahalagang katangian ng namumuno ang pagkakaroon ng matatag na kalooban, lalo na sa pagpapatupad ng mga programa at kautusan. Dapat ay matibay ang kanyang loob sa ipatutupad nito. May mga pagkakataong siya ay babatikusin dahil sa kanyang mga pasya. Ngunit dapat na manindigan siya para sa kanyang desisyon na naaayon sa batas dahil ang pagpapatupad ng mga pulisiya ay nakakapigil ng paglaganap ng kahirapan. Ang maraming namumuhunan ay nagpapakita ng pagtaas ng kita ng komunidad at ng bansa. Ang pagpasok ng mga investors ay hudyat ng karagdagan sa pag-e-empleyo, kaya't malaki ang pagbaba ng bahagdan ng kahirapan. Maliban sa mga pisikal na patunay, gaya ng maayos na kalsada at tulay, maunlad ng mga agrikultural na pananim at pangisdaan, isang makabuluhang epekto rin ng mabuting pamumuno ang pagkakaroon ng mamamayan ng daan sa mga serbisyong pangkalusugan. Mapapansin na tuwing may mga sakuna, tulad ng bagyo o lindol, ang Pangulo kasama ang ilang mga kasapi ng kanyang gabinete ay agad na dumarating upang tumulong sa mga nasalanta. Ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan upang lubos na mapakinabangan ng mga mamamayan ang mga programa. Ang isang lingkod-bayan ay dapat laging handang tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Lagi niyang isinasaisip na ang kanyang layunin bilang pinuno ay maipaabot sa mga tao ang mga kailangan nila upang magkaroon ng isang magandang buhay. Ang mabuting pamumuno ay hindi lamang sa loob ng bansa mapapakinabangan. Kung epektibo ang pamumuno, positibo ang kalagayang pangkalayaan at maunlad ang panloob na kalakalan, uunlad din ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga turista at balikbayan. Tandaan! Ang mahusay na pinuno ay nagsasagawa ng mga kaparaanan para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Tinutugunan ng isang mahusay na pinuno ang mga pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa at proyekto para rito. Dapat taglayin ng isang pinuno ang mabubuting katangian para sa mabuting pamumuno. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit.